Magandang araw sa inyo guys, at ang isishare ko sa inyo ngayon kung papaano ba tayo nakakasurvive sa matumal na bentahan. Ayan, kasi kailangan natin ng diskarte para tayo ay makasurvive at hindi tayo malugi, kasi halos kalimitan na nangyayari sa mga nagninegosyo o nagro-rolling kapag ka hindi nila kayang isurvive yung kanilang small business o kanilang pinagkakakitaan guys, ay lumulubog o nalulugi. Ayan, isa kasi ito sa pinakamagandang topic na nararanasan natin ngayon. Alam naman natin na kapag ka Mayo hanggang June, July, August, ayan yung mga sinasabi nila na ghost month. Ayan, kasi ngayon talaga guys ay ramdam ko rin yung pagka matumal ng ating pagkakabenta sa ating rolling. Ayan, kaya ito topic natin ngayon kung paano ba ako nakakasurvive sa ating pagro-rolling kahit na medyo mahina yung ating bentahan. Ayan, kasi may mga item talaga na medyo mahina at talaga namang masasabi natin na medyo maliit yung ating tinutubo sa pagro-rolling. Katulad na lamang ng ating mantika. Sa totoo lang ngayon guys, ang presyo ng per container ng mantika natin ngayon is 1,350 pesos. Ayan, kapag ka, alam naman natin na kapag tumataas yung mga item na binibili natin ay lumiliit din yung ating tubo. At higit pa doon guys, maliit yung ating tinutubo ay medyo tumutumal din yung ating bentahan, kasi mahal nga naman kasi yung presyo ng ating mga paninda ngayon, kaya naman yung iba kasi guys ay nagtitipid para hindi rin sila maubusan ng pera. Katulad na lang guys sa ating mga panindang itlog, ngayon mura yung itlog kasi marami yung mga nagkalat na mga itlog na nagbibenta rito sa atin sa mga gilid-gilid ng mga kalsada. Halos napakarami kasi ang dahilan ng maraming nagbibenta rito sa atin yan guys ay oversupply ng itlog. Ayan, kesa nga naman malugi sila ay binabagsak nila yung mga presyo at iginagala nila yung mga paninda nilang itlog ngayon guys. Kaya sa ating itlog ngayon, halos hindi tayo nakakabawi sa ating panindang itlog kasi halos napakaliit na ng ating tinutubo at yung ating mga kinukuha ngayon guys ay pakunti-kunti na lang para sapat sa ating pang isang linggo. Yun lang yung kinukuha natin ngayon guys, kasi sa totoo lang ang itlog ngayon ay halos marami tayong kakompetensya. At ang isa pa guys ay halos yung paninda nating itlog dahil sa sobrang init ang nangyayari guys ay mabilis nang umalog. Kapag ka inalog mong ganun guys ay mararamdaman mo na halos yung laman sa loob ay umaalog na dahil sa init ng panahon. Isa din yan guys sa nagpapalugi sa atin sa mga nagro-rolling. Kaya dapat ay meron tayong magandang diskarte para naman hindi tayo malugi. At sasabihin ko nga sa inyo guys kung paano ako nakakasurvive sa ating pagro-rolling kahit na medyo matumal yung ating bentahan. Kasi kalimitan sa napapansin ko sa mga kapwa natin nagro-rolling at iisa lang yung item na daladala nila katulad ng ating mga panindang itlog. Ganyan lang kasi yung ibang nagro-rolling, dala lang nila minsan itlog lang o mantika lang. Ganyan, kaya sa totoo lang guys ay marami ang nag-stop ngayon sa pagbebenta ng itlog kasi hindi nila kayang sabayan yung mga presyuhan dito sa amin na medyo mura yung kanilang mga paninda. Kahit na ako guys ay naglalaylo ako sa panindang itlog. Kaya ang nagiging diskarte natin guys ay buti na lamang ay marami tayong item na ibinibenta. Kasi kung isa lang ang item na ibibenta natin guys ay halos masasabi kong malulugi tayo at tuluyan tayong lulubog. At ang kagandahan kasi nito guys, pag mas marami kang item, kahit na maliit lang yung tutubuin mo, at least pag pinagsama-sama natin ito ay mas malaki na rin yung ating tutubuin. Yun yung kasi yung isang magandang diskarte kesa naman mag-focus ka sa isang paninda lamang. Katulad kunyari ng itlog lang, kung ang ibebenta mo ay itlog lang at kung nagkaroon ka ng maraming kakompetensya, doon na ikaw ang magsisimulang malugi. Katulad ng iba kong mga nakakasama o nakakasalubong na mag-rolling, halos ngayon guys ay wala na silang iniro-rolling o tumigil sila sa pag-rolling kasi halos siguro masasabi natin na nalugi sila sa kanilang mga panindang itlog. Kasi halos guys kung dyan mo lang kukunin din yung pagkain mo sa araw-araw o yung gastusin mo sa araw-araw, siguro ay hindi rin sasapat dahil halos wala na silang mabentang itlog katulad ng na-experience ko guys. Halos sa
Isang araw ngayon guys ay kunti lang yung naibibenta na natin na itlog, kaya naglaylo rin tayo sa panindang itlog. Kaya ikaw guys, kung gusto mong mag-rolling at isa lang ang item na target mo, ay siguro mag-isip ka rin ng iba mong idadagdag sa mga rolling mo, katulad ng mga asukal o mantika. Kasi kung magbabase ka lang sa isang item, halos tingin ko parang mahirapan din makasurvive ang isang item. Katulad kasi guys, nung pagsisimula ko noon, halos talagang mantika lang yung sinimulan ko. At nung talagang marami ang naghanap din ng asukal, dinagdagan ko rin ng asukal. Buti na yun ng mga time na yun guys, ay medyo malakas din yung bentahan natin. At talaga namang bago tayo naka-experience ng matumal na bentahan, ay halos nakapaglagay din tayo ng mga bawang natin dati na per kilo at yung ating mga sibuyas na per kilo. At kahit na mga bawang guys, ay tumaas din ang presyo, kasi ang bentahan natin dito guys sa isang tay na to ay 25 pesos. Kasi ang bili natin ngayon kada kilo ng bawang ay 140 pesos yung bili natin kada per kilo ng isang bawang. Ayan, kaya talaga namang masyadong napakataas ng mga bilihin ngayon. Katulad nga nito guys, ang presyo nito ngayon ay nasa 3,550 pesos yung bili namin nito per sako. Ayan, kaya binebenta natin siya ngayon ng 21 pesos. At sa ating wash sugar naman guys, dati ang presyo nito ay 3,250. Ngayon guys ay nakasa 3,040 na lamang yung presyo ng ating wash sugar. Di bali guys, ito naman ay ibababa rin natin kaagad yung presyo niya. At dahil sa marami rin tayong nadadalang mga paninda, kahit papano guys ay nadadagdagan din yung ating mga tinutubo sa ating mga rolling. Ayan kasi guys, yung isa sa magandang diskarte kung talagang gusto mong makasurvive sa matumal na bentahan, kailangan mo lang ng kunting tipid at ito, kunting diskarte sa pagro-rolling. Kung hindi mo kayang improve guys yung iyong pagro-rolling at magbe-base ka lang sa isang item, masisigurado ko sa inyo guys na talagang medyo hihina ang inyong magiging bentahan, kasi talaga namang may hirapan kayong makasurvive. Ayan. Kasi sa kahit na malit guys ang tutubuin natin kada item, ay pag pinagsama-sama naman natin to, malaki rin yung ating maiipon na tubo. Ayan. Kaya guys, wag muna kayong base sa isang item lang kung sakasakaling mahina ang mga bentahan. Ayan, kaya tayo ay nagdadala rin ng maraming paninda, malay natin kung makachamba rin tayo sa isang araw na malakas yung bibilhin, katulad nitong paninda nating itlog guys. Ayan, tingin ko halos hindi natin makakahalati ang tubukas, kasi talaga namang marami ang nagbabagsak ng mga paninda nilang itlog. Ayan, at kahit na asin guys, ayan, pinupuno natin yung ating mga panindang asin, kasi baka sakaling dyan rin tayo makabawi at dyan din tayo makakuha ng malaking tutubuin kahit sa ating bagong guys. Ayan. At ayan nga guys, update lang natin, itong ating sasakyan ay naka 1 year and 1 month na tayo. Ayan, ibig sabihin 1 year and 11 months na lang matatapos na natin si Sayara Body. Ayan, malaking tulong din kasi itong ginagamit nating sasakyan, kasi halos marami rin tayong nadadala, at dahil dito marami rin tayong pwedeng tubuin at marami rin tayong pwedeng ibenta. Ayan, kaya talaga namang salamat din at nakakuha din tayo ng ating sasakyan na magagamit, kasi ngayon ay umuulan-ulan na naman, kaya yun, buti na lang at meron tayong sasakyan na hindi na mababasa yung ating itlog pati na rin yung ating mga paninda dito sa loob ng sasakyan. Ayan. At ayan nga guys, sana may natutunan kayo sa ating karanasan tungkol sa pagro-rolling natin, dahil talagang medyo matumal ngayon kahit saan naman. Din kasi tayo nakabase, kung talagang malakas din kasi yung bentahan nila, ay malakas din kasi magiging bentahan natin. Ayan, kasi talaga namang matumal ang bentahan natin sa panahon ngayon ng Mayo hanggang August yan guys. Halos sa ilang taon ko ring na-experience, talagang ganitong buwan ay halos taghirap talaga yung bentahan. Kaya kailangan natin makasurvive, kailangan natin makuha yung pambayad natin kay Sayara, at kailangan natin makuha yung mga gastusin natin sa pang-araw-araw. Kung kailangan natin kumayod pa, ayan,
dahil dati noon ang ginawa ko pa noon, nakadumidiskarte tayo, nagpapasada pa tayo ng tricycle para lang kahit yung pambaon ng mga bata o pagkain namin, pang ulam namin ay makuha ko na dati sa tricycle para lang hindi tayo malugi. Ganun talaga kasi guys, kailangan natin mag doble kayod at magsumikap para matapos natin itong sasakyan natin at kailangan natin mapalago pa itong ating rolling guys. Ayan. At kung may natutunan ka sana, i-share mo rin naman sa iyong mga kaibigan ang ating video na to. At i-like mo na rin at mag-comment ka para na patuloy pa rin dumami ang ating mga views at para mas lalo akong ganahan, araw-araw akong mag-share ng ating mga experience sa pagro-rolling. Ayan guys, at maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Ito nga si Pinoy Negosyo. Sana marami kayong natutunan guys. Ayan, maraming salamat!